Magandang umaga at ang hali ang gabi mga kapatid! Alright! Amusta kayo mga kapatid? Ngayon ang unang araw ng GCQ sa NCR. So ngayon, titignan natin kung ano magiging sitwasyon ng kalsada. Well, kalalabas ko ng subdivision namin. Meron ang bumabiyahing tricycle sa amin. Pero I think isang pasahero lang ang pwede. Pagkatapos, hanggang alas 12 sila kasi nga may mga homeowners sa amin na mga umuwi ng medyo alanganing oras. Isang pasahero lang ang pwedeng isakay sa tricycle, no? Bawal ang backride, bawal yung magkatabi sa tricycle. So kung halimbawang dalawa kayo na magkasama sa bahay, uuwi, no? Magdadalawang tricycle kayo. Parang ano yun, no? Parang magko-convoy pa kayo. walang jeep na bumabiyahe sa amin, sa Las Piñas. Wala, ewan ko lang ha, pero sa gantong oras wala akong nakitang biyahing jeep. Ewan ko mamaya. May bus, pero nung tumawid ako, nasa may apat lang akong nakita na dumaan. No, ewan ko lang ngayon, kasi syempre, baka meron mga ano pa. Pero hindi ko alam kung ilan ang bumabiyahe ngayon. Pero feeling ko parang nililimit nila yung number of buses na bumabiyahe. You know, I'm not really sure about that. Later, para padaan ako ng EDSA, tingnan natin kung anong sitwasyon sa EDSA. Although nakita ko sa news, parang may mga bus stations lang. Apat lang ata yung bus stations na hihintuan ng mga bus, no? Kasi nakita ko sa news kanina, may mga nag-aantay sa Cubao. Pero ang sabi sa kanila, wala daw bus na hihinto doon. Kawawa naman din, ano, mga commuters, no? Pero tiis-tiis lang, this will be our new normal. The usual na daan na lang ang dadaanan natin. Tignan natin kung ano ang pagkakaiba sa mga nakarang araw sa ngayon na GCQ na. As compared sa mga nakarang araw, syempre mas maraming tao ngayon. Nga pala, bumili ako ng sa online ng isang action cam. Ang pinili ko ay SJ6 Legend. So gagawa tayo ng video tungkol doon. Ang problema ko na lang, paano ako maglalagay ng mounting sa aking helmet dun sa full face helmet ko. Anyway, gagawan din natin ng video yan, yung paggawa ng mounting sa aking helmet. Ayoko na kasing umorder nung hindi ka kasi nakasignal eh, walang signal. And mag-unboxing tayo dun sa SJ6 Legend na kinuha ko. So I think ngayong araw darating yan sa bahay. Tapos gagawan din natin ng video yung kung paano natin gagawa ng paraan yung pag-mount ng bracket sa helmet natin, no? Ayoko naman din kasi bumili pa ng yung strap. Kung magagawa ko naman din ng paraan para hindi na tayo bumili ng strap. Yun! May nabasa ako sa Facebook kanina eh. Ewan ko kung legit yung news na yon, pero kailangan ma-confirm muna natin. Sabi, lahat ng mga second-hand owners ng motor, ibig sabihin, hindi pa nakapangalan sa kanila itong mga motor na to, nabili lang nila ng second-hand, kailangan nang ma-transfer yung pangalan sa kanila. Binibigyan lang sila ng 5 days na palugit. Starting June 6 yung palugit na binibigay sa kanila. 5 days lang. Ito yung I think kasama ito sa guidelines ng Doble Placa Law or yung RA 11235. Yan. Sa akin, yung pagta-transfer ng pangalan, okay lang yon. Walang problema yon. Kasi kinakailangan naman talaga na pag binili mo isang sasakyan, maging kotse man yan o motor, kailangan talagang nakapangalan na sa iyo. Kumbaga, ikaw na yung may-ari, hindi na yung dati. Kasi kung sakali, nakunod, no, magamit sa krimen yung motor mo, at syempre matitrace yan, doon sa unang may-ari, at siya naman ang mahahassle, di ba? Anyway, dumaan tayo rito sa checkpoint ng boundary ng Las Piñas Parañaque. Wala naman traffic. And parang mas strict sila ng mga papasok ng Las Piñas. Eh, oh. Going back sa topic ng registration. Kasi yun nga, marami din kasi yung inaabuso yung deed of sale. Oh, shucks, may aksidente pa dito. I hope he's okay. May aksidente dito. Pero mukhang wala naman nasaktan, buti naman. Okay. Oh, God. I hope he's okay.
Pero parang wala naman nasaktan, mabuti naman. Okay, going back again. Ayun nga, gaya na sinasabi ko, marami din kasing buy and sell. I'm not saying na lahat, no? Inaabuso yung deed of sale eh. Dahil minsan, pinipeke yun. Yung halimbawa, hindi na makita yung unang may-ari kasi yung bibili is pang-apat na, pang-tatlo. So, pinipeke na nila yung dokumento, yung ID, yung pirma. Which is hindi naman kasi dapat, di ba? Mali yun. So, yun. So, kaya kailangan talaga na pag bumili ka ng second hand na sasakyan, eh, kailangan talaga may transfer sa'yo kaagad sa pangalan mo. Yun nga lamang po. Eh, tayong mga Pilipino, tayo eh, currently nakakaranas ng pandemya at ngayon pa lang papasok sa trabaho yung iba. Yung iba eh, nung nakaraan eh, no work, no pay. Eh, maaring wala silang sapat na budget para sa gagastusin sa pag-transfer ng pangalan. Yun lang, no, yung medyo magastos doon. Yun lang, kasi yung iba sa atin, nung nakaraang ECQ, talagang no work, no pay eh. At yung iba pa nga sa atin, medyo hindi pa nakakapasok sa trabaho. Yung iba pa sa atin, nawalan talaga ng trabaho. Medyo mabigat lang kasi gagastos na naman sila para dito. Pero kung yung layunin ng batas, maganda ito. Yung kailangan talaga nakapangalan sa'yo kaagad, yung sasakyan mo. Anyway, we are here in Sukat. Walang traffic. Meron tayo nakikita mga UV Express na bumabiyahe. Ayan, mga manggagawa yan. Diyan sa condominium, mukhang babalik na sila sa trabaho nila. Wala tayong nakikita pa rin bumabiyahe masyado. Although ito, kung nakita nyo sa kabilang side, may bus na nakahinto doon. I think that is P2P. Yun ang yun yata ang terminal niya. So wala tayong nakikita bumabiyahe ngayon dito sa Sukat. Nandito na po tayo sa bandang Naiya Terminal 1. Ganun pa rin, wala pa rin tayo nakikitang bumabiyahe. Walang traffic pero wala rin masakyan yung mga commuters. Kawawa naman. Kung pwede lang mag-angkas talaga, mag-aangkas ako para at least makabawas-bawas man lang sa mga na-stranded na commuters. Meron mga bumabiyahe eh, pero pangilan-ilan lang yung bumabiyahing UV. Hindi sila pwede magpuno, di ba? Kasi siyempre social distancing. Ilan lang ang kailangan nilang isakay. Okay, paligo na ako ng EDSA. Ha, aba, maluwag. Ano to ha? Pasay EDSA. EDSA Rotonda. So maluwag. Walang bus, walang bumabiyahe pa. Pero, ayun o, daming commuters o. So, alam na natin kung ano ang nagkakos ng traffic. Mga public utility vehicle. Yung mga walang disiplin ng bus driver. Minsan nang-aaway pa.
So as you can see doon sa dulo, maluwag din naman eh. Hindi lang natin alam pagdating sa bandang Buendia, Guadalupe, yan, hindi natin alam ang sitwasyon doon kasi hindi natin pa nakikita. Manood na lang kayo ng balita. Ay, loko. Okay. Aha, Arnais. Oh, pati dito sa Arnais, oh, nawala na yung checkpoint. Although itong Park Square Road, sarado pa rin. Oh, nawala na yung checkpoint dito. Ayan, yung bus na yan, nakalagay sa signage niya, Makati New Valley. So, Santa Rosa biyahin yan. P2P yan eh. Basta Task Trans, ano yan eh, biyahing south yan. Ayan. At ito namang orange na to, Metro Express, Makati Taguig. Kung may-ari yan, Metro Express, alam ko si Villar. So P2P din yan. Ang station yan dito sa ano eh, sa may green belt. Okay, so andito na ako sa Makati, malapit na ako sa opisina. So yun lang siguro, I'll end this vlog. I hope everybody will get used to this new normal sa ating buhay. Lahat naman ng mga bago sa buhay natin eh natututunan nating matutunan, di ba? Sana we can all adjust to this new normal, no? So yun lamang po, maraming salamat sa panonood at I pray na lahat tayo will stay safe, no? Okay? Maraming salamat. Let us all pray together na unang-una sana mawala na tong COVID disease na to. Pangalawa, kailangan masanay na tayo sa new normal na to. Okay? Magandang umaga, tanghali o gabi, anumang oras ninyo pinanonood ang video na to, ako si Papa T na nagsasabing, let us all pray together and let us all stay safe. God bless!